Puro kalawalatian ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Puro papapala, mga minamahal. Kaya yung sabi nating binabasa, mga minamahal, ang sabi naman ng Panginoong Kristo, aking iniibig sila sa nagsiibig sa akin. Pag tayo umiibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo lumiliban sa pagsamba. Hindi tayo lumiliban sa pagpupuri. Hindi tayo lumiliban sa pagbibigay. Lalo na sa ating mga fledges, mga minamahal. Pag tayo umiibig sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, naramdaman po natin ang pangangailangan sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Naramdaman natin kung ano ang gusto ng mahal na Panginoong Kristo para sa ikaunlad ng banal na gawain, para sa ikaunlad sa ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya sabi ko kanina, mga minamahal, ang Kristiyano, mga minamahal ko, hindi gagawing buntot kung palaging siyang nilalagay sa ulo, mga minamahal. Hindi siya pinagukulang, mga minamahal, ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Na ano sabi, mga kayamanan at karangalan ay sana sa akin. Ibig sabihin po, mga minamahal, lahat ng bagay, ito po ay nasa mahal na Panginoong Kristo. Gawin lang po natin, mga minamahal, magsumikap, sumunod sa kalooban sa mahal na Panginoon. Ang ating mga special offering, ating mga pledges, lalo na parating ng parating, mga minamahal, yung ating po mga anniversary, mga minamahal, lalo na ngayon, this coming Taglipaw anniversary, mga minamahal, ating ipakita din ang ating katapatan, mga minamahal. Kaya kanina, mga minamahal, sira po yung ating isang kamera. Ginagawa po natin, mga minamahal. Magkano yan, mga minamahal ko? Kung tayo, mga minamahal ko, ay sobra-sobra yung pera natin, bakit itin gagawin? Kundi mag-ambag-ambagan, mga minamahal, para sa ikakakabuti, para sa pagkakaisa, mga minamahal, para sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Kaya ang pagpapala, mga minamahal, ano sabi? Ang pagpapala ay tanda ng pagmamahal, pag-ibig, pagsakripisyo, pagsunod, mga minamahal. Tayo tumitiwala sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Palagpagan po natin ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya anong sabi, mga minamahal ko? Mga kayamanan, mga minamahal ko, nasabi, mga kayamanan sa karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. Ang katuwiran natin, nandun lamang sa mahal na Panginoong Kristo. Huwag na tayo magsunod lang po tayo ng sunod. Mahal na Panginoon, bahala ka na. Unang matanggap ko ngayon, ibibigay ko para sa kamera, sa pledges sa inyong banal na gawain. Alam po natin ang pangangailangan, mga minamahal. Mga chapel, may binibiling mga lupa, mga minamahal, na binabayaran, mga minamahal, mga gastos sa mga sasakyan, mga pagkain sa lahat na mga gawa, hindi lamang sa kagayan, kundi sa buong banal na gawain, mga minamahal. Doon ito po pinaplastan sa mga nangunguna, lalo na sa beloved children, mga minamahal na pastor, mga minamahal. Sila ang ginagamit, inataasan para tayo lumalago ang ating pananampalataya. Ang pagpapala, mga minamahal, hindi tayo pakukulangin pag ating ginagawa ang pagsunod sa pagbibigay sa pamamagitan ng pakikiisa sa bawat isa po sa atin. Palagpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Alam po natin, hindi tayo pinagkulang, mga minamahal, nang sabi sa Biblia, Pilipos 4:6 po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin, mga minamahal. Palakpak sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Na ano sabi, mga minamahal? Na sa 6:4-6 po, mga minamahal, huwag kayong mga balisa. Yung iba, mga minamahal, talagang ngayon, kahit lalo na pag makaramdam tayo ng wala, mga minamahal, talaga minsan magbabalisa po tayo. Pero po ang pangako ng mahal na Panginoon, nas tulad na sinasabi din kanina, mga minamahal, buhat na sumpungan natin na tayo tumitiwala at nagsiibig tayo sa mahal na Panginoong Kristo. Ang bata ng mahal na Panginoon nandun sa lahat ng taong na nagmamahal at umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat ng tao, mga minamahal, nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi ka pagkukulangin, kundi bubagkos, sobra-sobra, pusot-pusot po ang pagpapala. Na ano sabi, huwag tayong mga balisa, kundi isanggunin natin sa mahal na Panginoong Kristo yung ating takot o kabalaka, yung ating mga problema, yung ating naramdaman. Isabi din sa mahal na Panginoong Kristo, ipakilala din, mahal na Panginoon, ganito po yung naramdaman ko.
Huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin, kundi po may problema tayo, manalangin tayo at nang tudo-tudo at sabihin natin sa mahal na Panginoon Kristo na sa ating mga puso, sa ating mga isipan, mahal na Panginoon, ganito po yung gusto ko. Gusto kong lumago ang aking espiritual. Gusto kong lumago ang aking paglilingkod na hindi po ako magukulang palagi sa iyo. Kahit sa kabila, mayroon kong kahinaan, manatili pa rin ako sa iyo. Bakit po, mahal na Panginoon? Dahil po iniibig kita, mga ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ilang taon tayo nalilingkod sa mahal na Panginoon? Proof at ebidensya. Alam na po natin kung ano ang gagawin ng bawat mananampalataya. Pag magkulang, manalangin na may kasamang mga daing agonizing prayer, mga minamahal. Pag hindi makaya sa agonizing prayer, mga minamahal, mag-ayuno. Iyon po ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Doon sabi, mga minamahal ko, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipakilala, mala Panginoon, pagalingin mo na yung aking karamdaman. Bakit po, mga minamahal? Wala po tayong ibang inasahan, kundi ang dakilang pinakamahal na Panginoon Kristo. Wala tayong ibang sinasandalan, kundi ang buhay na Diyos, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, na sumasampalataya, doon tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo, dahil malapit na darating ang mahal na Panginoon Kristo. Ang dadalhin ng mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, yung mayroong Espiritu ng Diyos na nagtitiwala na may kasamang pananampalataya at panalangin at daing, mga minamahal, kahit sa kabila may naramdaman, patuloy pa rin nakatayo. Bakit po? Pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya ng kanya din niya bibitawan, ang mga minamahal, kundi po tayo ipanghawakan. Huwag tayo, mga minamag-alinlangan, ang importante lamang sumunod, magpasakop sa kalooban sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Palagpagan po natin, mga minamahal, ang ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Hebreo 6:10 po, purihin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga Hebreo, kabanata 6, ang talata ay 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko, mga minamahal, nakikita ng Diyos lahat ng ating pong ginagawa. Ang bawat mahawakan sa ating mga kamay, ano sabi, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi liko, pag tayo po sumusunod sa kalooban sa mahal na Panginoon, hindi liko ang Diyos o hindi siya na bulag na hindi nakikita ang ating mga mabuting gawa, mga minamahal. Lahat ng bagay nakita ng mahal na Panginoon, lahat ng ginahasik ng Kristiyanong o tao, mga minamahal, nakikita ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Kaya nung sabi, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa, mga minamahal, sa ating ginagawa, mga minamahal. Sa ating mga binuhatan, sa ating pagsakripisyo, sa ating pagsunod, sa ating pag-overnight prayer ngayon, sa pagdadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Ito po yung nakikita at sabi ng mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, hindi liko ang Diyos na hindi niya maramdaman. Naramdaman niya ang ating kahapis, ang ating hinakpis, ang ating pong problema, lahat, mga minamahal. Kaya huwag tayong magbabalisa, kundi po isang kunin natin, ipakilala natin sa mahal na Panginoon Kristo ang ating kahilingan sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Pag pinagpala ka na ng mahal na Panginoon sa lahat ng kahilingan mo, huwag mong kalimutan ang iyong obligasyon sa pagbibigay sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Huwag din kalimutan. Bakit po? Yan ang iniingin mo sa mahal na Panginoon. Nasabi ng mga, sapagkat ang Diyos ay hindi liko, mga minamahal. Pag tayo pinagpala ng sobra-sobra, pinayaman tayo, ginawa tayo milyonaryo, milyonarya, mga minamahal. Pagkatapos yan, mga minamahal, anuman ang ating matanggap, mga minamahal, anuman ang ating pong ginagawa, mga minamahal, ng ating pong pagsagripisyo, natanggap na natin, mga minamahal, huwag mong kalimutan natin lahat na tayo may obligasyon pa rin sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo po, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya po salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang sabi sa inyong paglilingkod, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Dalaga pong naglilingkod tayo ngayon, di basta-basta, mga minamahal, lalo na may pandemic, lalo na po ang iba walang trabaho, mga minamahal, pero bakit hindi tayo ginugutom ng mahal na Panginoon?
Bakit hindi tayo mayroon pa rin bigas, puno pa rin yung ating lalagyan, ang ating lalagyan ng bigas? Bakit nakaabot pa rin tayo ng pagsamba? Bakit nakapagbigay pa rin tayo? Dahil po, yun ay pangako sa bawat tao na sumasampalataya sa mahal na Panginoon. Nariyan ang kanyang protection. Nariyan ang kanyang punggabay. Nariyan po ang lahat ng kanya, mga minamahal. Ang sabi natin binasa kanina, mga minamahal, huwag tayong magbabalisa, mga minamahal. Kundi po ang ating iisipin, mga minamahal, mahal na Panginoon, ako'y maglilingkod pa rin sa iyo kahit anong mangyari, basta panghawakan mo lamang ako. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po, mga minamahal, sa Santiago 4:17, last verse po, mga minamahal. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Palagpagan po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng binabasa, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya, mga minamahal. Buhat ng tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon, buhat ng mayroong mabuting gawa ng ating ginagawa. Pag tayo gumagawa ng mabuti, mga minamahal ko, walang bayad yan, pero mayroong sukli yan mula sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin po, mga minamahal, sa nakalangan ng paggawa ng mabuti at ang hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mong maganda ang pagsamba, hindi mo ginagawa. Pinagliliban mo, nagliliban ka sa pagsamba. Alam mo mabuti ang pagbibigay. Alam mo mabuti ang pagpupuri. Alam mo yung maganda at mabuti ang pagsamba natin, mga minamahal. Hindi din ginagawa, ito'y kasalanan natin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Lalo na ngayon, mga minamahal ko, tayo po ay pinagpala na ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng mabuting gawa, gawin na po natin, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal ko, iningatan ng mahal na Panginoon, suklian natin sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal ko, pagdating sa sambahan, mga minamahal, huwag mong kalimutan magpasalamat sa mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Pagdating sa sambahan, nakaluhod ka na langin sa mahal ng Panginoon. Mahal na Panginoon, salamat sa lahat ng panalangin na ako'y pinakinggan mo. Kahit sa kabila na ako'y may kasalanan akong nagawa sa iyo, marami akong pagkukulang sa iyo, bakit iniibig mo pa rin ako? Dahil po, mahal na Panginoon, dahil po, ako'y tao lamang, pero ako'y pinakinggan mo pa rin. Sing it, hallelujah, praise the Lord! Mga minamahal, sa panahon ngayon, mga minamahal, ati pong isipin ng mabuti, mga minamahal, na nakakatakot na mahulog sa kamay ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Magsigawa tayo ng mabuti, mag-aani tayo ng mabuti, mga minamahal. Tag tayo'y umaawit, sumisigaw, tayo po'y pumapalakpak, mga minamahal, gawin na po natin habang may panahon pa po, mga minamahal. Sige, hallelujah, praise the Lord! Kaya ngayon, mga minamahal, malapit na darating ang mahal na Panginoon. Nakataas ang ating kamay, mga minamahal, nalalaman ng mahal na Panginoong Kristo. Ano man laman ng ating puso, yung ating isipan, ang tinitibok, ang dinidiktas sa ating isipan, mga minamahal, nalalaman, yan ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Kaya sa nakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya, mga minamahal. Purihin ang Diyos. Sing it, praise the Lord, hallelujah! Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, itahas po natin ang ating mga kamay. Isipin natin, mga minamahal, nariyan ang mahal na sa ating harapan. Pag nakataas ka, ibig sabihin, mga minamahal, tayo nagpakumbaba at sumusunod, nagpapasakop sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Purihin ka, hallelujah, how great to adore Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah!